Pinangunahan ni US President Barack Obama ang forum ngayong umaga para sa APEC CEO Summit sa pambugad na talumpati ng Pangulo ng Amerika na ihayag ang ilang mga mahahalagang bagay lalo na sa usapin ng climate change. Mismo si US President Barack Obama ang humikayat sa lahat ng miyembro ng Asia-Pacific Economic Cooperation na tutukan ito at ang magiging epekto nito sa darating na hinaharap at sa susunod pang salinlahi. We know that no single weather event is necessarily caused by climate change alone, but the patterns and the science don't lie. Temperatures and sea levels are rising, ice caps are melting, storms are strengthening. If we want to prevent the worst effects of climate change before it's too late, the time to act is now, and it is going to affect people's bottom lines. Kanina, sa talakayan, personal na hinangaan ng Pangulo ng Amerika ang isang Pinay na si Aiza Mejiano, isang engineer at miyembro ng grupong Greenpeace na siya ring founder ng Salt Philippines. Kasama sa talakayan si Jack Ma, ang founder ng Alibaba, isang giant e-commerce firm. Humanga si Obama sa galing ng Pinay na siyang umimbento ng powered lamps gamit ang saline solution o tubig dagat. Nilalayo ng proyekto ni Mejiano na bigyan ng linaw ang mga komunidad na walang elektrisidad. Kagustuhan rin ito na gamitin ang saline solution, hindi lamang sa mga lampara kundi maging sa pag-charge ng mga cellphones. So that's how we're trying to, of course, contribute in terms of the climate change. We are starting with the lamp, and what we see, the huge impact that we'll be able to contribute is when we try or when we dive into developing like a large scale for the technology that we have. Just imagine if you'll be able to power up a whole island using the ocean water. Mas maganda umano ang nasabing ideya dahil kumpara sa mga kerosene lamps na nagiging dahilan ng mga sunog at trahedya, ang saline solution ay epektibo, ligtas, sustainable, cost-effective at environment-friendly. Masinsinang nakinig ang Pangulo ng Amerika at inihayag nito na isang napakagandang solusyon ang naisip ni Mejiano. Where governments can do what it's hard for companies to do is to that front-end basic research that doesn't have necessarily an immediate payoff, but will then serve as the laboratories for young people like Aisha to discover, based on that basic research, I've got a new idea and I can do something else. Samantala, sinabi naman ni Chinese President Xi Jinping na nananatiling grown engine pa rin ang Asia-Pacific region sa kabila ng walang katiyakang sustainability pagdating sa usapin ng ekonomiya. Sa talumpati nito sa Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Summit, aminado itong malaking pagsubok at hamon ang kinakaharap ng Asia-Pacific economy. Sa huli, inihayag ni Jinping na sa kabila ng lahat ng mga hamong ito sa ekonomiya, ang bansang China umano at ang ekonomiya nito ay nananatiling positibo, bukas sa mga pagbabago at hindi pa dadala sa anumang pressure. We must focus on development and spare no effort to foster an environment of peace conducive to development, and never allow anything to disrupt the Asia-Pacific development process. We must adhere to the concept of win-win cooperation and a community of shared future, cooperating while competing, and achieving common development through cooperation. We must recognize diversity in development paths, respect each other's development paths chosen in light of our specific conditions, and resolve differences through dialogue and consultation. I am confident that the vast Pacific Ocean will become a bridge of cooperation, a bond of friendship, and a place we call our common home. At dahil sumentro sa climate change ang naging paksa ng dalawang makapangyarihang leader sa buong mundo na sina US President Barack Obama at maging si Chinese President Xi Jinping, pangungunahan daw ng dalawa ang pagbabago para dito. Umaasa sila na mababawasan ang tinatawag na carbon emissions. Sa ganitong paraan ay mananawagan sila sa lahat ng mga negosyante sa buong mundo na maisulong ito at maikayat ang kanilang gobyerno para dito. Jinky Batikados, News Team 13.